After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority.
To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin, and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought two world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Maangkon ang
na kumilban. Aron ang gugma ni Jesus mabatian. Ang kapait ng kalaay, ang puso lang sa kanunay, ang tutmang murang tinuod nga. Aron ako makubo
sa imong pag-antos. Ang pagatubang kanimo dilitan ko. Ako unta ang angayan sa krus. Dili matuk ka lang imong pag-igumba. Ang kamatayon mo sa krus. Magandang umaga sa lahat. Good morning. Good morning, Pastor. Binisaya pa na sa inyo pa ng sinultihan. Sa inyong sinultihan. Mayong buntag kaninyong hurot. Mayong buntag, Pastor. Sa inyo na sinultihan. Pero sa amin, magandang umaga. Magandang umaga sa amin. Magandang okay. Umaga po. Sige. Sino naman gustong magdalangin? Ano man yung may nag-chat kahapon na huwag gamitin yung magdasal pastor kasi sa kanyan. Malikaw. Manalangin, Pastor. Ipagdalangin. Ano ba yung isa? Sige. Manalangin muna tayo. Sisikapin kong manalangin. Sige. Let's pray.
mapagmahal naming Panginoon, sa umagang ito, nagtipon-tipon na naman kami para pakinggan yung mga banal na salita galing sa iyo. Sana, Panginoon, madagdagan yung mga nalalaman namin, mga natutunan namin, at saka kami ay maging tanay, masanay sa paggawa na naukol sa inyong will. Sana Lord, tulungan niyo kami at yung at ang banal na Espiritu magtulong sa amin sa aming pagsisikap na maintindihan namin ang mga salita mo. Salamat Panginoon sa pagkikinig sa mga dinadalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na, Pastor. Pwede ka na sa NPUC, friend. Dito ka na. Ano ba yun? Pastor Jerry, good morning. Good morning po. Ano yun, Pastor Jerry? Good morning. Pwede ka na raw, Pastor. Sa NPUC. Pwede ka na sa NPUC. Dito ka na. Palit na tayo, maroon na rin magbisaya. Mag-apply ako ng kuhan. Mag-apply ako ng Church Pastor dyan sa galing na po si Pastor doon sa Ilocos. Doon kay Pastor Hipolito. Apolito, Pastor Polito. Well, kay, kasi kung hindi siya papasok ngayon, ako na maging kapalit niya sa Mountain Province Mission. Pero sana higising rin yun. May tatlong minuto siyang may tatlong minuto pa siyang natitira. So magandang umaga sa lahat. At kayo naman, Kuya Boy, gusto niyong mag-greet sa mga kapatid natin dito. Sige, subukan mo. Kasi sinubukan ko na rin. Mahirap. Sige, Kuya Boy, at saka pagkatapos ninyo, si Brother Adrian, at saka si Brother, Dan, magdamayan tayo dito. Sige, Kuya Boy, magandang umaga po sa lahat. Mas marunong to pa sa akin, ha? Brother Boy, magandang umaga po, Kuya Boy. Dito sa ating platform. Okay na, Pastor. Dagdagan mo pa. Bakit? Bakit? Parang report ka na magsalita ng palma. Damihan mo. Welcome sa camp, Pastor Jerry Sabilio. Po, salamat po. Mensahe na ating maririnig tuwing umaga. Okay. Sino ba? Saan ba? Yung si okay, magandang umaga po sa ating lahat. Nandito sa chat room sa ating platform ngayon sa ating Zoom. Sinaway tayo ay makikinig na naman sa mga gandang mensahe galing po kay Pastor Jerry sa NPUC. At sinaway tayo ay gabayan ng ating mahal na Panginoon na maintindihan po natin ang mga mensahe for the fourth dawn that we have. So, magandang umaga po sa lahat. Okay, Brother Dan, subukan mo. Magandang umaga din sa iyo, Pastor Mike, at saka kang Pastor Jerry. Salamat, Pastor Jerry. Napakaganda nandito tayo ngayon. Magkapainig na naman at sa isang banal na Espiritu sa atin. Salamat, Pastor Jerry. Nandito ka. Sa ngayong umaga, makapa-ano naman sa isa't isa sa atin
para mahanda tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. Salamat, Pastor Mike. Yun. Yun ang gusto kong kasi isang linggo lang ito. Pagkatapos ito, babalik na tayo sa sariling wika natin. titiisin natin hanggang kaya. Maabot. Pupunta tayo na punta na mo naman tayo sa quiet. Sige, damayan natin. Ano yung damay sa Tagalog? Punta damay. Natin si Juan. Samahan. Flora, Flora mi, kayo naman dyan. Kasi ating gabi na siguro dyan. Kayo naman mag-greet. Marunong yan. Saan si Flora mi? Puntahin natin sa si Ma'am Vilma. Ah, Florene, sige. Kayo naman mag-greet dyan. Si Ma'am Vilma, andyan si Ma'am Vilma. Narinig ba? Sige na, Florene. Malinaw, naririnig na. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa Pastor Berry. Pag-ibahagi niya sa lahat ng mga about it. Okay, marami po tayong tatanong. Yan po, marami. Salamat at magandang umaga sa lahat. Okay, salamat. From Kuwait, Sister Florami, pupunta tayo ng Japan. Alam natin yung sinong gustong magsalita sa Japan? Daddy Peter? Magtagalog ka dyan? Binahirapan mo talaga lahat ito eh. Daddy Peter, damayan na ito. Sige. Oh. Okay. Huwag kang mag-Cebuano ha. Magtagalog tayo. Mag-greet ka sa lahat ng mga nandito sa platform. Magandang umaga sa ating lahat. Mga kapatirang Pilipino, Bisaya man o Ilocano. Kami tuwang-tuwa na karating dito ang Team Gugma sa Japan at ang lahat na kinig sa kanilang mga powerful presentation ay kami nagalak. At at alam ko hindi lang ang Pilipino mag-observe ng COP dito kay kami na wala na sila dito ang Team Gugma, kami ngayon ang magpalaganap ng mensahe tungkol sa COP dito kami na iwan. Kaya hindi hindi ko kay kapapas ang presentation niya. Ang presentation ni Reginald, hindi ko rin. Ang hindi ko lang nakuha ang presentation ni Sam. But alam ko ako ganyan dahil sa yung sinabi kay Kwan, si Joyce. Iba na sa akin yung sinabi. Dahil kung kahit wala sila, balik-balikin namin ang sermon dito hanggang sila ay mag-upisa dito. Kasi alam mo yung mga ating kapitan hapon, hindi man sisiraan sila. Kailang, kung sila eh, yung matigas sila. Matigas silang mahimok. Kung ako may Bible study ng Japanese, it take a year para mabaptize. Pero kung mga Pilipino, 3 months, baptize na. 2 months, 1 month, baptize na. Dito, aabutin ng 1 year. Ayaw pa mag-baptize kung hindi mo balik-balikin yun. But anyway, salamat kay Amy sa mga Team Gugma, si Pastor Kapapas, at si Pastor Simba. Nakaabot sa diri bisag dili siya naglungan. Abot sa diri nga ako gingnan sa kapapas pag abot niya ni ang among nakita ay liwanag. Para na abusan ka ng bala. Liwanag. Muna nga kami diri, okay? Wala pa tong March kami may bahay. May bahay okay. Na nakuha namin yung kanilang presentation sa yung church kwan diyan sa may kwan. Southern Union Conference. Nagmula sa March 2023. Okay, kami nag-start na atong March tong katong nakita ni. Okay. So, yung presentation na doon sa ano, Garden Church. Mula doon, ang akong iglesia diri sa Gigugawa, ako din sa nag-present ko dito. At mula dito, noong panahon na yon, nag-umpisa namin yung hatag o COP. Nag-report ko sa nila kay Pastor Kapapas, kay Brad Junald. At
praise God, karon ang Pilipino ay confirm sila. Okay, konti nilang mga himas para sila 100% nindari sa Japan na COP. Okay, salamat, Daddy Peter. Welcome, okay. Pastor. Praise the Lord. Papunta naman tayo doon sa Surigao. Surigao ba yun? Agusan, Pampilma, kayo naman dyan. Surigao, Pastor. Surigao. Surigao. Sige, Pampilma. Nag-greet ka dyan. Okay, magandang umaga sa lahat. Ngayon ay pang-apat na umaga para sa ating an hour at dawn na tinadala ni Pastor Jerry Estabillo. Yun lang. Magandang umaga sa lahat. Thank you. Masalubong ko po, Ate Bina. Masalubong ko po. Hindi nyo pinadala. Sige. Nandito na yung pasalubong mo. Inipon-ipon namin. Punta tayo ng Negros Occidental, Pastor Kasiple. Makulod. Pagkatapos nito, Sambuanga City, Dr. Calvin, kayo na susunod. Then, si Elder Disyerdo ng Pagadian City. So, punta muna, makikinig muna tayo kay Pastor Kasiple. Mag-greet ka dyan, Pastor Kasiple. Unmute mo. Magandang umaga po sa lahat. Mga kasiopians. Magandang umaga din. Kuya Boy, Pastor Jerry, Pastor Kapapas. Medyo matagal na hindi tayo naka-join kasi ang busy ng ating krusada dito sa Negros. Pero ano ba to? Masaya pa rin tayo kasi ngayong araw nakabugtaw na kita ng maaga pa. Pastor Kapapas, ganyan lang. Sige, salamat. Mas maganda itong hindi salita natin kasi kundi lang yung magbigay niyo, masasabi niyo. Punta tayo kay Dr. Calvin ng Sampuanga City. Dr. Calvin. Nang umaga sa lahat. Mga Siopians, lalo na sa mga kapatid natin dyan sa North. Kami po ay nasiyahan na sa umagang ito ay magandang balita ang na ating narinig sa kanila. At kami po ay nasiyahan din kahit na ang church namin dito sa East Coast, Sambuanga City ay nahirapang mag church friendly, pero nasiyahan na rin kami kahit paano ay mayroong pira ang church, hindi na tulad doon. Yun lang, regard sa lahat. Kahit walang pasalubong, okay na sa akin. Salamat, Dr. Calvin. Dr. Calvin, nandyan yung clinic niya, mayroon sa Holo, saka sa Sambuanga City, dalawa yun. Yung dental clinic niya. Matagal na yun sa Holo. Last, bukas naman yung iba. Brother Elder Disyerdo, yung retired na sundalo ng Western Mindanao. Sige, Elder Disyerdo. Ito. Tanda si Elder Disyerdo. Kung hindi lalabas si Elder Disyerdo, papalitan siya ng kanyang stewardship director. Pakinggan natin yung stewardship director ng Mr. Mindanao. Sige, ganyan tayo ng 10 segundo. Elder Disyerdo. Kung wala, may nagbibihis pa. Pastor Boyser, yun. Saan lang tubusin? Tubusin mo yun? Tubusin. Pagkakas sa lahat. Kasi opyan. Sige, pakinggan natin kung
Paano ito bigkasin ni Pastor Boy Sir? Pastor Boy Sir! Yes. Good morning to everyone. Tagalog. Bawal mag-English. Bawal mag-English. Ubus na. Nyari. One, two, three. Down. Mayroong countdown. Nahirap pa rin magkalisod. Kuhitin mo yung asawa mo dyan. Kuhitin mo. Alam may problema sa internet niya, Pastor Mike. May mas mahirapan pa kasi sa akin. Sige, mag-practice ka muna. Bigyan ko kayo ng isang araw. Bukas, babalikan kita. At higit pa. Mga kapatid, they bring abundant gift because they all motivated by love. Lahat ng kanilang offerings to build the sanctuary para ang Diyos ay patuloy nilang maranasan kasama nila. Lahat sila ay nakilos ng pagmamahal. They were motivated by love. Their faith in God was inspired. The sanctuary was totally made up of love from offerings and by
the workers. Lahat sila ay nakilos ng pagmamahal at sila ay na-inspired sa pananampalataya. Si Ellen White ay nagbigay ng ganitong mga kataga na magiging guide natin para sa pagdadala ng masagana na handog sa Panginoon at ng kaloob at ganun din ng pagmamahal, malaya at buong pagmamahal na mga handog. Sabi ni Sister White sa Patriarchs at Prophet 529 in connection to this experience ni Moses, "The plan of Moses to raise means for the building of the tabernacle was highly successful. No urging was necessary." Hindi kailangan ng mga pagpipilit. "Nor did he employ any of the devices to which churches in our day so often resort. He made no grand feast," walang piyestahan, walang kasayahan. "He did not invite the people to scenes of gaiety, dancing, and general amusement. Neither did he institute lotteries, bingo." Ano ba mga kapatid, yung mga tataya ka muna bago ka makalikom. "Nor anything of this profane order to obtain means to erect the tabernacle for God." Naging successful po ito hindi dahil sa mga worldly methods ng pagbi-build up ng funds, yung pag-raise ng funds. No, mga kapatid, hindi niya kinakailangan pang tumawag ng mahuhusay na taong kumanta para palakihin ang mga handog sa simbahan. Yung mga ginagawa po natin ngayon parang hindi papasa sa modelo ng liberality na gustong ipakita ng Panginoon na maranasan ng bayan ng Diyos. Hindi natin kinakailangan pang magpa-tennis, magpa-golf para lang dumami ang pondo para sa gawain ng Diyos. No, mga kapatid, in terms of God's work, palaging ang Diyos ay may planong mas maganda, hindi sa paraan ng sanlibutan na pag-iipon ng pondo para sa gawain ng Diyos. Sa halip, sabi ni Ellen White, "The Lord directed Moses to invite the children of Israel to bring their offerings. He was to accept gifts from everyone that gave willingly from his heart, motivated by love. You will bring abundant offerings. And the offerings came in so great abundance because of love that Moses bade the people cease bringing, for they had supplied more than could be used." O mga kapatid, ito ho ay napakagandang i-reflect natin ngayong umaga. Inspired by faith, motivated by love. An offering inspired by faith, motivated by love. Looking at our church buildings today, in your context, palagay po ninyo, how many of these are constructed with love? Ako, naobserbahan ko lang po, mga kapatid. Ano po? Sorry po ulit. Minsan, may natatayo na simbahan, hindi dahil sa pagmamahal. Madalas dahil sa samaan ng loob, nagtampuhan, kaya nag-church building, naghiwalay, kinakailangan mag-church building. Minsan na itayo yung church dahil sa pride. Para i-display lang yung aaring legacy ng somebody. Malungkot, maraming mga simbahan ay naitayo. Hindi dahil sa love. So, kung titingnan natin ang mga project na ini-initiate ng ating mga institusyon, ng ating church, ilang kaya ang naitayo na na-motivate ng love? Considering our local church funds, in your context, tingnan niyo po. Does it reflect offerings inspired by faith, motivated by love? Kung titingnan po natin, was it less or more to sustain God's cause? Kung titingnan po natin yung church fund ng ating local church or local and global mission fund, ano kaya ang ipinakikita nito sa atin?
less ang love o more ang love? Pero huwag po tayo mag-alala, mga kapatid. This morning, all people here in this Zoom platform, I believe, they all experience more ang love nila sa Panginoon through the start of combined offering plan, 10% or more. Don't worry, mga kapatid. Meron din na mga simbahan na ipinakikita nila na ang kanilang mga offerings ay inspired by faith and motivated by love. Na transform na mga simbahan sa Luzon, Visayas at Mindanao because God is blessing us with His abundant love. Mga kapatid, tanungan natin ang mga sitwasyon na ito. Unti-unti, little by little, nakikita na natin ang mga transformation ng bawat mga local na church na ang mga liberality ay nakikita natin given freely and abundantly, starting with COP 10% or more. Nakikita natin na ang lahat ay namomotivate na nagbibigay dahil sa pag-ibig, dahil na-inspire ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ito po ay isang Bisayan quotation ni Ellen White na tinulungan ako ni Pastor Mike. Sabi po ni Sister White dito sa kanyang sulat ng Testimonies for the Church. Anya kita sa kalibutan. Anya. Pastor Mike, pakibasa mo nga. Pakibasa mo kayo, Mike. Ania. Pakibasa mo kayo, Mike. Pastor Mike. Ania kita sa kalibutan nga abunda kun ang gasa og mga halad kaparihas pa sa kun unsay nadawat sa matag usa gikan sa Dios. Wala na kinahanglana ang dinaliang panawagan panahon sa dagkong mga katiguman. Amen. Amen, mga kapatid. This is a challenge to us. Tayo daw po ay sa mundo na bubuhay na napakarami. We have lots because it displays, mga kapatid, the evidence of the world. We are in a world of plenty. The evidence in our church is that ang laki-laki ng tithes, Pastor Mike. Ang laki-laki. Laki. Sa amin dito sa CLC ay 408 million pesos na tithe. Pero hindi kaparehas, hindi proportionate yung offering because 38 million, kalahati lang yun, 68 million plus ang offering. So palaging mangangailangan tayo ng because there is no abundance expression in our liberality. So palagi tayong magko-call pa rin ng appeal, magsusulisit, tatayo sa harap para humingi ng pondo para sa simbahan. Ang sabi ni Sister White, kung magiging proportionate lang, kaparehas pa kon unsay na dawat sa matag-usa gikan sa Diyos. Hindi na kinakailangan ng large gatherings na doon tayo magko-call para sa pangailangan sa lapi. If we will only just experience liberality index. And the indicator is really given and with abundance. These three stories from the Bible will inspire our faith and we will be motivated by love to give really and abundantly para sa gawain ng Panginoon. Remember, mga kapatid, in the Bible, offerings are given gladly, freely, and abundantly. Nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it's given with faith, love, and gratitude. Again, good morning and God bless you. We will continue to find out more biblical examples of liberality index assumptions tomorrow. See you tomorrow and God bless you. Amen. 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 Amen.
Amen. Okay. May ilang minuto pa tayo na magbibigay ng reflection natin sa naririnig natin kahapon. So, Brother Adrian, makikita niyo ba yung chat room niyo dyan? Brother Adrian? Yes, Pastor Mike. Kasi sa akin, hindi ko makita kung anong loob ng nasa loob ng chat room. Hindi lumabas yung ang chat room ko. Ito bang nangyari? So, ano po, Pastor Mike? Tingnan nyo po doon sa more. Face your laptop. Then at the right side, mayroong nakalabas dyan na word na more. Click mo dyan. Baka nandyan yung chat mo, Pastor. Sige. Dito muna tayo sa reflections. So, sino gustong mag share ng kanyang reflection sa mga mensahe natin kahapon. Itong pagsisikap natin na magtatagalog, hindi naman ito para sa atin. Ini-encourage lang natin ang North na kasi hindi pwedeng ganito palagi. Kasi marami sa amin dito ay hindi talaga makapag salita at saka makaintindi yung lubos. Kaya kami naman, pati na ako, gustuhin ko rin talaga na mag-Cebuano lang. Pero in respect sa mga kapatid natin this week, at lalo na sa speaker natin, sinisikap na talaga natin ito kasi after this week, sana may matutunan din ang lahat, hindi lang dito sa atin, pati na si Pastor Jerry dyan sa North at saka si Pastor Joshua Valdera dyan, na kung nagawa naman ito sa Mindanao at ginawa din ito sa Central, mas lalong mabuting gagawin din niyo dyan sa Luzon. Kasi sa pag-umpisa nito, nagtatanong ako sa sarili ko, mayroon kayang makikinig? Parang minamaliit ko lang yung Panginoon kasi nang sinubukan natin, yun ang sinabi ko noon, kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Elias, mayroong 7,000 mga tao dyan sa Israel na hindi nagsasamba kay Baal. Kaya na-inspired talaga ako kasi dito sa An Hour at Dawn natin, nakikita natin yung pananampalataya ng kahit sino at kahit saan sila nagtipon-tipon tayo dito. Hindi naman kami nagkikilala bawat isa dito, Pastor Jerry. Hindi ko sila nakilala. Yung taga-Japan, hindi ko rin sila, yung nakilala ko dyan sa Japan, ay si Brother Winnie lang. Pero nang na-create itong An Hour at Dawn, parang close na kami sa lahat ng mga nandyan. Daddy Peter, dito ko lang siya na Nailhan, tabang mo dito. Nailhan. Kilala. 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 Yung mga suji. So, hindi mo tamang ko nila.
Yads. Sir Jima. Si Archibald. Silang lahat. Dito lang tayo nakikilala. To Mike. Dr. Calvin. Before kayo pumunta ng Manila, mayroon akong uncle dyan sa CAA, Las Piñas Church, in the name of Bernabe Estrellas. Noon pa, ay ipaliwanag ko sa kanya tungkol sa COP. At siya rin ay nasiyahan. At sa ilang buwan, na-angad niya sa mga kapateran doon sa CAA. Ewan ko kung ma-follow up ni Pastor Jerry ang bandang doon na church. Kasi naano ko na rin yan noon. At na-i-practice na siguro ni Uncle at na-ipaabot na sa mga kapateran doon sa CAA Las Piñas. Yan lang. At thank you po. Yan talaga, ma-surprise talaga tayo kasi lumabas yung mga kapatid natin, hindi natin kilala at pare-parehas pala tayo ng pananampalataya. At kaya dito nagtitipon-tipon tayo, parang nag-share tayo at saka dinagdagan natin yung nalalaman natin. Ito na, ito nang nangyari ngayon. Sa pagpunta namin diyan sa Luzon, by God's grace and God's will, ito nakita natin, nakausap natin si Pastor Jerry, kahit parehas kaming nag-eskwela sa Ayas pero hindi naman kami nagkausap kasi iba yung klase nila sa North, iba yung demon course dito sa Visayas at sa Mindanao. Pero yung pagpunta namin dyan sa yung na-stranded kami sa Luzon, yung nag-uusap kami simula galing ng Baguio City hanggang Cavite, yun ang nakikita po na mayroong mensahe galing ng North na kailangan sa South. Kaya nandito tayo ngayon. Kung dito sila, nandito sila ng January, noong January ba yun? January, para sa benchmarking ay at na nakikita niyang dapat nilang pakita at dapat malaman na dagdag, na idagdag sa kanilang mga matagal ng pinapractice yung program dyan sa Pastor Jerry. Yung church compliant kasi isa lang po ang problema, isa lang ang nakulang diyan, ang nakulang sa church compliant. Nakita namin yung church sa benchmarking at mayroon din kaming nakita pagkatapos ng nagkaibigan na tayo, nakita din namin yung nakulang namin. Ito na, nandito na tayo ngayon at ito nang sinasabi ng ito nang sinasabi ng Spirit of Prophecy. I-share ko muna. Dito. Baka makatulong ito sa konti sa iba. Let all set their hearts and minds to become intelligent in regard to the work for this time, qualifying themselves to do that for which they are best adapted. Ito, let all set their hearts to become intelligent. Kaya, yung sinabi ko kahapon, dagdagan ko pa, the coming of Christ is near. He saith greatly, the time in which to labor is short, and men and women are perishing, said the angel. Should not the men who have had great light cooperate with him who sent his son to the world to give light and salvation to men? Ito.
mahalaga ito kasi parang may ron tayong dapat gawin na inutos ng Panginoon sa atin, lalo na sa mga kapatid natin bago tayo tutungo sa sanlibutan, bago tayo mag-proclaim ng final message natin, mayroon dapat mangyari sa atin. At yung sinabi ko kahapon ay ito. Down. Yung hindi ko na ito. Ang dapat natin malaman sa isang sa buong buhay natin ay malalaman natin sa isang oras pwedeng gawin ng Panginoon ito. At ito na rin ang ginawa niya sa atin ngayon. Kaya gusto kong ipakita last slide, two slides. Wala kang nakita diyan, di ba? Wala pa. Wala pa. Apo, Pastor. Namay na internet. May problema dito sa... Okay. Pastor Jer, nandito na ba si Polito? Wala pa. Nandito naman si Pastor Joshua. Diyan good na, morning ano? Po. Andiyan na. Nandito na. Po ako. So, praise the Lord. Welcome, Pastor Polito. Ito na lang last slide. Ibigay ko muna ha, bago ko ilipat sa inyo. Bakit hindi lumabas yung... Kasi ang pagkasabi ng Spirit of Prophecy ay may problema sa slide. Bukas na. Bukas na natin. Nahihirapan din. Kasi may nangyari sa isang... Mahirap mag-sud-sud. Kaya, magpasalamat tayo. Yung gustong gawin ng Panginoon, yung ginawa natin sa buong buhay natin, pwede niyang gawin sa isang oras. At nakikita natin ito ngayon. Yung mga sinisikap natin, ini-educate natin, gustong ipag-alam natin sa mga kapatiran natin. At yung mga ginagawa natin, hindi natin naiintindihan. Hindi natin nakita yung bigger picture noon. Pero ngayon, isang oras lang. Bawat umaga, madaling araw, naging madali na rin ang pagkaintindi natin. Kaya every day this week, itong spiritual stewardship, spiritual emphasis week ay mahahalaga sa lahat. Yung mga huli nang nakapasok sa atin, gustuhin man nilang balikan yun, mahirap na yung unang taon sa ating an-aurat doon. Pero nakikita ko sa presentation ni Pastor Jerry, parang yung lahat ng mga ginagawa natin nandito na, nakaloob na sa isang linggo na pakikinig natin. Kaya bago ko ito ibigay sa North Philippines, ang in-charge ngayon, galing ng Mountain Provinces Mission, si Pastor Jimuel Polito, pakinggan muna natin ang awiting ito. Pasko siya ko naman kay pasa ko para kita kano.
kapanagikan sa langit, kanunay na gawas. Iyan ang mapuno sa atong man luluwas. Gikan sa tuburan nyo ay pagkaubas. Ihatag lang ang Ulito, kayo na, Pastor Jimwell. Bigay natin sa Mountain Provinces Mission na yung headquarter nila nandyan sa Baguio City. Yung stewardship na director natin, yan, ay si Pastor Jimwell. Ulito, siya mag-preside ngayon. Ulito. Okay, nawala. Pastor Jimwell. May na-signal. Medyo challenging ang ano dun eh, internet. Signal. Nandyan. Ayan na siya, ayan dyan. Ayan si Pastor. Pastor Jimel, ko na. Yes. Ko na. Take charge. Nawala ulit. Oh. Nakamute siya.
Nandito naman yung treasurer nila, si Sir Oliver. Si Sir Jimuel, Pastor Jimuel na lang hindi nakapasok. Nandiyan si Pastor Jimuel. Mute. Pastor Arlod. Good morning. Good morning. Good morning. Sir. Good morning, Pastor Jimuel. Sige na. Pwede na ka. Thank you. Thank you. Mahinang signal. Kami ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon kami ng pagkakataon na makiisa sa inyo dito sa ating napakagandang programa EHD. At salamat din sa pagkakataon na mag-lead out sa umagang ito during this devotional. Naimbag nga Agsapa, Manipod dito'y Mountain Provinces Mission. Yun po yung aming salita, mga kapatid. Magandang umaga mula sa Baguio City. Malamig po ngayon dito sa ating lugar. At pagkatapos ko po ay ating mapapakinggan ang theme song na maipiplay, ang Katiwalang Tapat. Sa lahat ay sapat. At pagkatapos niyan ay papangunahan tayo ng ating mahal na treasurer dito sa Mountain Province Mission ng ating opening prayer. Then after the opening prayer, we will be listening once again to a musical offering. Diretso na, Pastor Jimuel. Wala nang special song. Diretso wala na. Okay. At muli ay ating pakinggan ang ating mahal at butihing direktor ng NPUC, si Pastor Jerry Estabillo. Then the closing song at yung closing prayer ay pangunahan tayo ni Brother Ian Dumupnas. Siya ang ating auditor dito sa Mountain Provinces Mission. So dalangin ko at inaanyo, and I am inviting you all na ipanalangin natin ang ating speaker upang muli siya ay gamitin ng Panginoong Diyos na i-inspire tayo sa ating kagustuhan na unahin ang ating Panginoong Diyos. At bago nating ibigay ang panahon upang maiplay ang ating theme song, gusto kong basahin dito sa Psalms 63, verse 1 to 4. O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory, because your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. Thus, I will bless you while I live. Sana ay ating mapapurihan ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito na ating muling pag-aralan ang kanyang banal na salita. Muli, good morning and have a blessed day. Kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak na kakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagwalhati ating itaas. Sa
Si Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ito o sa gawain ng gawain ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati. Tayo po ay manalangin. Our most gracious kind Heavenly Father, at this very early hour in the morning, we would like to come to your throne of grace. That in this very time we come, with our hearts and minds focused on you, we would like to invoke your presence to be in our midst. As we have this virtual meeting, we would like to offer it unto you. We thank thee for this time that we had. that through this platform we would be able to come together and learn from you. At this very hour, we would like to pray for a special for your special blessings to be upon us, especially to your mouthpiece at this moment, our beloved NPUC Stewardship Director, Pastor Jerry Stabilio. You have been with him throughout his ministries in the past. We would like to again pray for him as you have chosen him to be our mouthpiece at this this morning. We continue to pray for him, and may your special blessing be upon him, special endowment of your wisdom, that the knowledge and the things that he will be imparting to us will be an instrument for us to be inspired and to be motivated as we work for you and with you, especially as we will be come as we become faithful steward of yours.
Thank you, Heavenly Father, for the assurance of always being with us and for the assurance of hearing this humble prayer. For us, all these things, in Jesus' name. And amen. 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 Wala, Pastor Mike. Okay. Oh, na, Pastor Jeff. Good morning po ulit sa inyong lahat, mga kaigsunan. And happy God First morning. Ako po ay walang magawa kundi makitawa at pakigalak kay Pastor Mike habang nakikita ko siyang talagang pinagsisikapan niya. Yung mga salita pa naman niya ay parang nasa Revelation chapter 12 ba yun, no? 13. Pastor Mike, 14, no? Narito ang pagtitiis ng mga banal. Talagang tayo po ay mga remnant church waiting for the second coming of Jesus. Sanay na sanay tayong magtiis at yung salitang Tagalog po ng pagtitiis sa iba ho sa amin yon. At saka yung salitang pagtatiyaga, no? We patiently you are doing to adjust dahil po sa amin. At ako po ay nararamdaman ko po yung inyong taus-pusong pagmamahal sa pagsisikap na kami ho ay sama dito sa inyong sinimulang matagal na at hanggang ngayon ay nag-i-exist, na kayo ay nagpapasiglahan sa isa't isang papalakasan sa isa't isa, bagamat magkakalayo, purihin ng Panginoon sa isang gift ng technology, ang Zoom. Hindi natin ma-imagine ito pala ay magiging posible sa panahon natin. Magkakalayo tayo, pero magkakasama sa isang screen na tayo po ay nagpapalakasan, na maximize natin spiritually ang paggamit ng gift ng Panginoon ng technology through Zoom platform. Pastor Mike, salamat sa encouragement mo. Actually, we are already planning with my group, with my team, na ito talaga ay gayahin namin dito. I'm proposing it to the officers, primarily sa officers namin, na ito ay gawin. Kaya lang talaga, Pastor Mike, talagang pananampalataya talaga ang challenge. Hindi kayang bitbitin ang sariling laman, ang kagustuhan ng pananampalataya. Sabi nga nun, the spirit is willing but the flesh is weak, no? So, unti-unti, little by little, I believe na ito ay magagawa rin namin tulad ng iyong challenge, na ang gumising ng ganito kaaga ay napakalaking pagsisikap ang dapat gawin, intentional. At ako'y naniniwala na ang mangyayari lang yan kapag spiritually revive ang lahat. Nakita natin na ang revival and reformation ay naging priority na sadya ng lahat. So, thank you for starting it. Mga kapatid, all of you over all over the world, nakasama po dito sa AHD, ay you are our inspiration. At please pray for us here in North Philippine Union Conference na one day we will have this kind of meeting platform para ho sa isang advokasya ng spiritual nurturing sa ating lahat. Salamat po for including us in your prayers. At dumating nawa ang araw ng lahat ng ating sinasabi dito ay unti-unti nang makita sa mga personal na buhay at ganoon din sa corporate na buhay ng ating pong simbahan. Marami pong salamat sa mga prayers ninyo. At ako po ay nagre-review ng ating pong mga daily activities sa YouTube. Salamat, Sister Joyce, sa iyong pag-upload palagi at sa team ng Gugma. Salamat sa pag-upload kasi marami ang nanonood at nabe-bless din po sila. Post-blessing, agaya po ng ating naranasan din. At ganun din sa aking pong mga kasama ngayon. Salamat for waking up early with me to be on my side.
At salamat sa inyong pagsama dito. Sila Pastor Arnold, Pastor Baldera, Pastor Jebre, nandiyan din ata. And then our administrator from MPM, Sir Oliver, salamat din sa prayer mo. At sa the rest, na hindi ko po nakikita yung mga pangalan, yun ang problema dito, no? Hirap sa isang screen. So all of you from North Philippine Union Conference Territory na nandito, salamat sa pagpunta nyo dito. Purihin ang Panginoon, tayong lahat ay mabe-bless sa umagang ito. Nais ko po sa inyong i-share muli ang ating pong screen. Nakikita mo na, Pastor Mike? Ayan. Okay na. Okay, salamat po. At maliwanag naman siguro yung aking pong internet. Ano? Alam, hindi naman siguro napuputol. Purihin ang Panginoon. Okay, ang ating pong part 2 ay ating pong gagawin ngayon. Ating pong ibinibuild up ang mga patunay ng liberality index assumption ng mga biblical indicators ng liberality na nasa Biblia. So kahapon ay atin ang sinimulan yan. Okay? So ngayon ay ating muling balikan ang ating pong assumption. Ano? Biblical indicators of offerings are always proportionate to faith, love, and gratitude of the giver. It is always given freely and abundantly, as Ellen White said, the spirit of heaven is liberality. Nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it's given with faith, love, and gratitude. Ang mga principles nito ay ating pong kinuha kahapon. Ang sabi dito sa Bible, the Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone whose heart prompts them to give. So, ang principle is acceptable offering is prompted by love. Ellen White also said, every man should freely and willingly and gladly bring tithes and offerings into the storehouse of the Lord, because in so doing, there is a blessing. The principle, liberality through tithes and offerings, truly is a blessing when given freely, willingly, and gladly. So the biblical indicators of liberality is definitely freely and abundantly given. We have binigyan po tayo ng Biblia ng mga halimbawa ng mga indicators ng mga liberalidad na yan. The liberality of God, first, yung kauna-unahan, because of His great love, God gave His all, His only begotten Son. Okay, the liberality of Abraham, because of his faith, Abraham is willing to give his all. So he was inspired by faith. And liberality of the people when the sanctuary was built, God's people built the sanctuary with abundant offerings motivated by love. So today ay ating itutuloy ang ating pag-aaral. Sinabi ni Sister White din, the Lord directed Moses to invite the children of Israel to bring their offerings. He was to accept gifts from everyone that gave willingly from his heart, and the offerings came in so great abundance that Moses bade the people cease bringing, for they had supplied more than could be used. Kaya darating ang panahon na ito, no? I believe that time will come, ay sasabihin na rin ng mga leaders natin sa ating church, mga kapatid, enough na, tama na. Lahat ay naibigay na, tapos na ang gawain at uuwi na tayo sa langit. So sana ay dumating ang panahon na yan sa ating kapanahunan. So ngayon, itutuloy natin ang pagtuklas for discovering more liberality experience in the Bible from the Old Testament. Number 4 dito sa ating list ay the liberality of King David and his people when he built the temple. Tayo po muna ay muling manalangin. Samahan niyo po uli akong manalangin. Nakila at mapagmahal na Diyos, ngayon pong umaga, muli kaming humihingi ng iyong guidance sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, inyo po kaming tulungan, maunawaan ang iyong kalooban.
sa mga pag-aaral na ito ay amin pong ipinagpapakumbaba ang aming sarili na amin pong tanggapin ang iyong biyaya at pagpapala sa umagang ito. Mga pag-aaralan po namin ay makadagdag uli ng kalakasan ng aming pananampalataya, maka-inspire ng aming pagmamahal sa iyo, at ang aming mga mapapakinggan ay aming maging bahagi ng aming buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ito pong chapter na ito ng 1 Chronicles 28 and 29. Kung meron po kayo mga banal na kasulatan sa tabi ninyo, pwede nyo pong buksan. Ito po ay isang story na inilagay po dito yung intensyon ni King David na ipagtayo ang Panginoon ng isang permanent place na ilalagay, ihahouse doon ang Ark of the Covenant or the Ark of God. Okay, so the symbol of God's presence. So ito ho yung storya, at ang storya po nito ay hinimok ni King David ang mga tao sa kanyang kampamento, sa kanyang nasasakupan, para sila po ay magbigay ng malaya at masaganang handog para sa isang napakalaki at napakagandang proyekto para sa Panginoon. So ang ginawa po niya ay pinulong ni David sa Jerusalem ang lahat ng pinuno sa Israel. Sabi po sa story, o sa verse 1 ng 1 Chronicles chapter 28, sa verse 1 noon, okay? Tinipon niyang lahat, ang lahat ng mga pinuno, ang mga pinuno ng mga lipi sa mga punong kawal, na mga pulutong, na mga naglilingkod sa hari, mga punong kawal ng libo-libo, mga punong kawal ng daan-daan, at ang mga katiwala sa lahat ng ari-arian, at kawa ng hari at ng kanyang mga anak, kasama ng mga pinuno sa palasyo, at mga makapangyarihang lalaki, at lahat ng magigiting na mandirigma. So sinabi po niya yung kanyang intention doon sa mga taong iyon, sa grupong iyon, sa malaking kongregasyong iyon, sa kanyang bayan. Kanya pong sinabi, at ang sabi niya, "I had in my heart to build a house, a place as a place of rest for the Ark of the Covenant of the Lord, for the presence, for the symbol of God's presence. Igagawa ko siya ng bahay para yun ang maging tahanan niya, na hindi na siya bubuhatin. Yun na, magpagiging permanente na siya. For the footstool of our Lord, and I made plans to build it." So ito po mga minamahal ay palaging nasa puso, palaging nasa damdamin ni King David. Gustong gusto niya talagang kapiling ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayaw niyang mawawala ang Panginoon sa kanyang tabi. Yun ang kanyang hangarin, palaging desire ng kanyang heart. Mababasa niyo po yan sa kanyang mga sulat, sa aklat ng Psalms, no, sa Book of Psalms. Alam po ninyo, the background of this is, bakit po ito ay naranasan ni King David? Bakit? Ano ang mga nangyari? Ang background po nito ay doon sa 1 Samuel chapter 6 at saka po yung 2 Samuel chapter 6. It so happened na parehang chapter 6 ang background, no, ng storyang ito, yung 1 Samuel and 2 Samuel chapter 6. Binigyan tayo ng idea na for more than 20 years. For more than 20 years, the Ark of the Covenant, the symbol of God's presence, was taken away from Israel. Okay? Nakuha yun, nabihag ng mga Pilistina sa Kiryat Jirim. Okay? So after na ma-captured ng mga Pilistines ang ark na yon, ay nagdulot yon ng bigat sa buhay ng mga tao sa Ashdod, no? At ang ginawa nila, dahil nagdala ng malaking kabigatan ang Ark of the Covenant sa kanilang buhay, sa halip na maging blessing, ay nagkaroon sila ng mga
mga tumors at saka salot sa kanilang mga farms ng mga rats, ay nag-decide po silang isauli ito, no? Isauli ito. At ang ginawa nila ay nagkonsulta sila sa kanilang mga spiritual leader, at ang advice sa kanila ay ilagay sa karo ang pagbubuhat o pagdadala nito o pagsasauli ng Ark of God, na hihilahin ito ng dalawang milking cow, so yung nagpapadudo na nagpapasuso na baka. Okay? At ito ay kanilang susubaybayan kung saan dadalhin noong dalawang pasusuhing baka yung Ark ng Panginoon, na iniisip nilang yun ang nagpabigat ng kanilang buhay noong siya ay mapunta doon. Okay? So, the Ark of the Covenant was in the house of Abinadab. After noon, ay napunta yon sa sambahayan ni Abinadab na ginawang tagapag-alaga o the keeper ng Ark of the Covenant ay si Eliezer na kanyang anak. And also including the other two sons, the Uzza, maybe, and also the Ohio. Okay, si Ohio, di ba? So ito yung mga priests, Levites, na inatasang mag-take care, mag-keep ng Ark of God according to the law of Moses. Tapos, doon siya nagstay ng 20 years or more than 20 years maybe. Pagdating doon sa 2 Samuel chapter 6, inirecord po doon ang attempt ni King David, the two attempts of King David para dalhin ang ark na ito sa Jerusalem na tinatawag nating City of David, na doon niya iha-house ng permanente ang Ark of the Covenant o yung symbol of God's presence. Pero ang malungkot, yung first attempt niya, para kunin niya sa house ni Abinadab yun, i-transport papunta po sa Jerusalem, sa kanyang tahanan, ay napaka-tragic ang experience. Namatay po doon, alam natin, namatay doon si Uzza, na pinapalagay ko, hindi man sinabi sa Biblia kasi ay implied na si Uzza ay isang Levite. Okay, kagaya ni Obed Edom na nakalista sa 1 Chronicles chapter 15. Ang mga tao alam nila ng mga panahong ito na ang pwede lang mag-keep ng mga bagay na banal tungkol sa sanktuaryo ay mga Levites and priests, mga priests and Levites. Si Uzza at si Ohio ay mga anak ni Abinadab na ginawang tagapag-ingat ng Ark of the Covenant. Pero siya ay namatay noong mag-stumble yung paghila ng baka sa karo, na nandoon nakalagay ang presensya ng Panginoon, yung symbol of God's presence. At si Uzza ay sinubukan niyang i-attempt na yan ay iligtas, hinipo niya at siya po ay namatay. So at the death of the Levite keeper, si Uzza, si David ay lubhang natakot. He was afraid, so afraid. So since then, siya po ay nag-isip-isip at kanyang minuni-muni ang kanyang sarili. What happened? Ano nangyari? Okay? Bakit namatay si Uzza na isang Levites? Ano ba ang mga procedures nang dapat na gagawin para ito ay madala ko sa aking tahanan? So siguro si King David ay ni-review niya at nag-seek siya ng mga spiritual advice, and na-review niya, marahil na-review ng lahat na nagkamali ang desisyon ng mga Levites ni Abinadab at ng kanyang dalawang anak na hindi nila sinunod ang mga nakasulat sa mga itinakdang procedures, holy procedures, sa pagdadala ng Ark of the Covenant. So the Ark of Covenant was to be carried by Levites, especially the Kohathites. So Numbers chapter 5. It was carried using poles inserted into rings on the ark according to Numbers chapter 7.
The ark itself was not to be touched directly, Deuteronomy chapter 10. And the bearers had to be ritually pure, according to 1 Chronicles chapter 15. So mga kapatid, ito po yung mga procedures. So yun ang naging pagkakamali ng taong si Uzza, yung nakatalaga mag-ingat. So yung puso ni King David ay contain ang paghahangad. He longed to have the presence of God. So kanyang sinabi doon sa 2 Samuel chapter 6 verse 9, "How can the ark of the Lord come to me?" Paanong mapapasa akin ang presensya ng Panginoon? So for 3 months, desperate siya, nag-stay ang presensya, the ark of God, in the house of Obed-Edom. And the Lord greatly blessed Obed-Edom. Amen. Because of the ark, because of God's presence in the household of Obed-Edom. Ang sabing ganon, his household were greatly blessed, including all that belongs to him. Ibinalita ito kay King David ng mga tao. And David was greatly desiring to have it for himself. Ilagay ito sa sentro, na yung sentrong iyon ang magiging daluyan ng blessing sa lahat ng kanyang bayan. Hindi lang masolo ni Obed-Edom ang great blessings, kundi ilagay niya sa center, sa city of David, na magiging place of worship ng lahat ng mga tao. Doon ilululan, ilahouse ang presensya ng Diyos para maging blessing sa lahat ng buong kampamento. So King David attempt twice. The second attempt was very successful. Maybe because he followed all the clear instructions by Moses. And finally, David brought successfully in his city the Ark of God. In the city of Jerusalem, the city of David. Mga minamahal, tandaan po natin, it was always David's desire. Sa puso ni King David, diyan sa mga storyang iyan, mailagay ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. It was always his heart desire to be in the presence of the Lord. His heart longs to have intimacy with God. Gusto niyang palaging kapiling ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, pinangarap niyang ilagay sa permanente ito. Kaya nung ito ay nandoon na, yung mga awit ni King David ay inire-reflect ang ganung mga paghahangad sa puso niya. He prayed, ang sabi niya sa Psalms 26 verse 8, he prayed, "Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwells." Panginoon, mahal na mahal ko ang templo na iyong tahanan, na siyang kinaroroonan ng iyong kaluwalhatian. 27 verse 4, ang sabi niya, "Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging na ninanais ko. I desired in my heart na ako'y manirahan sa kanyang templo, sa santuaryo niya, habang ako'y nabubuhay, upang masdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay." Dahil ang buong hangad at nasa ng kanyang puso ay ang Panginoon, si King David mismo, yung kanyang big dream, yung kanyang big project, siya mismo ay nagbigay ng abundant gifts and offerings para ho ang Panginoon ay kanyang mapasalamatan. Yung pagmamahal niya ng malaki sa Panginoon, nag-motivate para yung project na ito na pinapangarap niya ay masustinahan ng masaganang offerings. Mga minamahal, doon sa istoryang iyan ay marami tayong mai-reflect. Yung pong mga supposedly mga
mga spiritual leaders na sila dapat ang nakakaalam ng mga procedures to keep God's presence, ay yun ang naging dahilan bakit sila'y napahamak. Kontik na nilang ipahamak din ang spiritual leader nila, si King David. Ganun din ay pwedeng mangyari sa atin. We are the bearer of God's presence. Alam natin na kapag hindi natin maingat na iningatan ang mga utos at mga mandate ng Panginoon sa pag-iingat niyan, nagiging sa halip na maging blessings ay nagiging curse sa atin. So mga kapatid, ang sabi niya, noong ibinigay ni King David ang buong puso niya sa Panginoon, sumunod na po yung maraming mga gifts, yung abundant gifts. Ang sabi po niya dito sa kanyang sa salita niya, "With all my resources, personal resources niya, I have provided for the temple of my God. My devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures." You can read all the details in verses 2 and 3 of chapter 29. So mga kapatid, hindi natin yan babasahin lahat-lahat. Halos andoon lahat ang detalye ng abundance ng personal na ibinigay ni King David because of motivated love to the Lord. Mga kapatid. So ito po yung kanyang experience. Kaya pagkatapos ni King David na ma-experience mismo itong kanyang debosyon, yung kanyang pagmamahal sa Panginoon at nag-motivate yun ng maraming pwede niyang ibigay sa Panginoon, ng abundance of gifts and offerings to the Lord, ay nag-appeal siya sa kanyang bayan. At ang appeal po niya ay i-consecrate ng mga tao ang kanilang buhay din sa Panginoon. Ay ang sabi niya, sino ngayon ang maghahandog ng kusa upang italaga ang sarili sa Panginoon sa araw na ito? So naitalaga na po ni King David muna yung kanyang sarili. Naitalaga ko na ang akin. Isinuko ko na ang puso ko sa Panginoon. Ibinigay ko na ang lahat ng sa akin. Kayo naman din ay aking inaanyayahan. Harambaga ganon mga kapatid. Sino sa inyo ang kusang loob na itatalaga ang inyong sarili sa Panginoon sa araw na ito? So, yun ang kanyang panawagan. Na magkagawi, nagbigay ng mga kusang loob na handog ang mga pinuno ng mga sambayan, ng mga ninuno, gayon din ang mga pinuno ng mga lipi ni Israel at ang mga punong kawal ng mga libu-libu at daan-daan, pati ang mga tagapamahala sa gawain ng hari. So, nagbigay din po sila. Tumugon sila dahil si King David ay good example. Tumugon din po sila yung mga pinuno under him. And because of that also, yung mga pinuno nila na yan, nagbigay sila para sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ng ganito na 5,000 talento, 10,000 and so on mga kapatid. Verse 8, sino mang may mamahaling bato ay ibinigay ang mga ito sa kabangyaman ng bahay ng Panginoon sa ilalim ng pag-iingat ni Jehiel na Jerusita. So mga kapatid, itong lahat ay abundant gifts. And galing ito sa mga leaders nila. From King David and the leaders ng mga pulupulutong small groups nila ay nagbigay din sila. And the people rejoice at the willing response of their leaders. So, kasama na sa malahat ng mga people nila, silang lahat na ay iisa na ang kanilang damdamin. Mahal nila ang Panginoon, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced. They all rejoiced, mga kapatid, sa abundant gifts because of the motivated love of the leaders, primarily King David, and then the leader of small groups and every leaders, maybe church board, di ko alam mga kapatid, in our time, and the people under us, yung pinangangasiwaan natin mga tao. So if we will reflect on this fourth liberality experience in the Bible, King David and his people, King David's love to the Lord motivated him to give all his personal wealth and treasures in great abundance.
So yung leader muna ang natatransform spiritually. At nagkakaroon siya ng ganong motivation para personal niyang ma-experience ang liberality na ginawa sa kanya ng Panginoon na Espiritu. And then the people responded to the appeal of the king, the leader, to willingly, freely, and wholeheartedly give with great abundance to God's cause. Mga kapatid, napakahirap kung tutuusin po natin, kung iisipin po natin. Siguro na-experience nyo na rin po, nakikita ko rin po ito sa aking sarili at sa ating mga members na nagpo-promote po ng mga tungkol sa stewardship, especially in promoting giving o yung pong COP. Napakahirap pong himukin, yayain, invite ang church members na maging mapagbigay ng malaya at sagana o yung liberality kung ang nagtuturo o ang nagpo-promote na leader, siya mismo ay may syndrome ni Lucifer. Mabigat, mga kapatid. Yung selfishness and covetousness ay nandoon. Yung puso ay hindi pa hikayat. Napakahirap itong gawin. Mabagal ang gawain, mga kapatid. Kasi yung dapat na leader muna ang nauuna, hindi siya nakakakitaan ng liberality. Malaking epekto sa buhay ng mga kapatid ng iglesia ang ugali ng liberalidad ng mga leaders. Yung COP 10% or more, mga kapatid, normally, hindi humadali yan sa mga member na i-practice. But they will be inspired and motivated to do it by the faithfulness and love of the leaders who are practicing it, COP 10% or more, with joy and not a burden. Nag-i-inspire sila na makita muna ang mga leaders na nagkakaisa, sila mismo ang nagpa-practice, gumagaan, nagiging masaya ang lahat ng ito, bagamat napaka-totoo lamang na napakahirap kung sa atin lamang sarili. So because yung mga leader katulad ni David at ng mga pinunong tumugon sa kanyang panawagan, kagaya rin natin ngayon, ay naging madali sa ating sambahayan, sa ating people na sumunod. Kung nagawa ito nila, makakaya rin namin itong gawin sa tulong ng Panginoon. Kaya sinabi po ni Sister White, ang sabi ni Sister White sa kanyang sulat, "By precept and example, the leaders of the church are to educate the members in faithfulness in matters of tithes and offerings." So, by precept and example, yun po ang pinakamabisang pang-educate, pang-promote ng COP 10% or more. Sinabi pa ni Sister White, "The most difficult sermon to preach and hardest to practice is self-denial. Christ has left us a wonderful example of self-sacrifice." Di ba mga kapatid, totoo po ito. Sermon ka ng sermon, ang hirap mag-sermon na hindi ito napapractice. No? Ang hirap i-preach, mabigat i-preach. At napaka-hardest na gawin ang ating itinuturo, ipinipreach kung tayo mismo ay hindi nagagawa ang self-denial. Alam po niyo mga kapatid na ang aking unang matutunan ang pagsasagawa ng pagbibigay ng offerings na systematic and proportionate. Yun po bang mas mataas yung offering sa aking tithe, you know, as yun yung aking naging kagawian, naging lifestyle. Nakita ko po na naging madali sa akin na tanggihan ang sarili sa lahat ng gusto ko sa maraming bagay. Naging madali lang sa aking tanggihan ng ibang maraming bagay sa na hinihingi ng sarili ko dahil nauna kong gawin na itaas ang aking offerings ng mas mataas sa tithes. Natutunan ko din na simply identify what is needs and what is wants. Kung ano yung needs and wants. Na isasakripisyo ko ang aking gusto para lang may higit na maibigay para sa gawain ng Diyos, para lumaki ang potential ng pagbibigay. Nakita ko po yun yung mga kapatid nung ito po yung aking ginawa. Natuto akong magtipid para may malaking maibigay sa misyon at gawain ng Panginoon. Natutunan ko po ang prinsipyo ng delayed gratification para sa eternal reward
na ibinibigay ng Panginoon. Maraming beses po muna akong nag-iisip bago ko bilhin ang isang bagay. Pag napupunta ako sa mga SM, binubuyo ako ng aking nature na bilhin mo yan, mag-decision ka by emotions, hindi by principles. Pero ang principle ko pong ginagawa ay, Lord, not my will, but your will be done. Tinatanong ko ang sarili ko bago ko gawin ang lahat, bilhin, gastusin ang mga resources na ibinigay sa akin ng Panginoon, pinagkatiwala sa akin. Panginoon, kalooban mo ba ito o gusto ko lang? Kailangan ko ba ito o ito ay gusto ko lang? Mga kapatid, it transforms me. It transforms me. Sa patuloy nating pagpapractice ng ginagawa natin ngayon, sa ating pagsigaw, sa pagtuturo, magiging madali sa mga taong i-adapt ang self-denial because nakikita mismo sa ating mga leaders ang example because Christ is our wonderful example of self-sacrifice. So that is the fourth. The fifth is the liberality of King Hezekiah and the people of God. We can read his story in 2 Chronicles chapter 31. Actually, it begins with 29, okay? Begins with 29. 28 din, okay? Sa 28 and to 31. Ang setting po nito, mga kapatid, ay noong mga panahong si King Hezekiah ay bago maghari, ito pong bayan ng Diyos, pati yung lahat ng haring nauna sa kanya, ay talagang spiritually and morally corrupt. Talagang sila ay demoralized, mga kapatid, sila. And the temple of God and its religious services were neglected. Pinabayaan nila ang lahat na mga dapat na gawin sa presensya ng Panginoon na dapat nilang nai-enjoy. Hindi nila nai-enjoy ang mga family worship maybe or corporate worship. Wala na. The significant religious feast no longer celebrated, kagaya po ng great or major feast nila, yung Passover. Yung priests and Levites were demoralized and stopped doing their ministry. And immediately, because of that, tithes and offerings are forgotten by the people. Hindi na ho ginagawa itong lahat. Worship to idols in high places are widespread. Maraming sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan. Marami nang itinatay yung mga high places para sa mga idols. Tapos yung mga kings na tumatayo, ito yung mga tao, they are filled with hatred, much killing, para ma-preserve yung kanilang throne, nang bubuli para lang sa kanilang throne. Iniingatan yung throne nila, no? Posisyon nila because they are spiritually corrupt, demoralized, mababang spiritual. And the house of God remain unconstructed from its destructions. Yung mismong simbolo ng presensya ng Diyos ay pinababayaan. Hindi iniingatan, wala. Hindi nila pinahalagahan. Sa halip na dapat ay i-restore, ay nanatiling sira, mga kapatid. So, it came, the leadership of Hezekiah. So, the reign of King Hezekiah of Judah is yung pong approximately 715 to 686 BCE. He is noted for his religious reforms and efforts to strengthen the kingdom against Assyrian pressure. Yung kanyang pangalan, ang kahulugan ay, "The Lord is my strength," o "The Lord strengthens me." Wow! As I reflect on the remark of Pastor Mike, I was really inspired. He was strengthened by the Lord. Naniwala siya na marami pang mga propeta ang nakakalat. At kayo nga po yun, na naniniwalang may Diyos na mag-iingat at isusulong ang kanyang gawain. Sa buong panahon ng inyong nakita dito, imposible sa simula, pero nandito tayong lahat ngayon. Kasama na kami, nakikiisa sa inyong spiritual growth. Mga kapatid, the Lord strengthened Hezekiah to bring spiritual reforms in the midst of his people who are spiritually and morally corrupt.
Kaya nagdala siya ng mga spiritual reforms. In 2 Chronicles 29, you will see yung unang statement ng paghahari ni King Hezekiah. Si King Hezekiah ay nagsimulang maghari ng siya'y 25 taong gulang at siya'y naghari at ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abiyas na anak ni Zacarias. At ginawa niya ang matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Yes, mga kapatid. Si King David ay maraming beses na nagkamali. Pero kailanman yung desire na ang Panginoon lamang ang kanyang Panginoon, hindi siya sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. David maintains and preserves the presence of God in his life. Wala siyang ibang naging Diyos sa harap niya. Yes, he is weak, fallen, but the Lord restores him. Ganun ang ugali ni King Hezekiah. Hindi siya perfect. Nagkamali rin po siya. Pero ginawa niya ang ginawa ng kanyang ninuno na si King David. Iningatan niya ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang kampamento, sa kanyang household para i-bring ang spiritual revival and reformation sa kanya mismong bahay at sa kanyang buong leadership. He started with spiritual revival, cleanses the temple, at sinabi niya, "Now it is in my heart to make a covenant with the Lord of God of Israel." Siya mismo, ang puso niya ay naguumapaw na siya ay gumawa ng isang sumpa o pangako sa Panginoon ng Israel. So he first restore his intimacy with God before he initiate restoration of intimacy with God's people. So he also restores the temple worship because he already restores his intimacy with God. Ang mga kasunod na ginawa niya sa kanyang paghahari ay he restores the temple worship, keeps the Passover, yung pong sentro ng diwa ng cleansing ng mga kasalanan, yun mismo ang kanyang inuna, revive the priests and Levites, call all people to faithfully give back tithes and offerings to sustain the spiritual leaders in taking care of their spiritual activities. Yung law para maituro yung kautusan ng Panginoon, tuloy-tuloy at maingatan ang sanktuaryo ng Panginoon. So all in all, ang naging programa ni King Hezekiah, he utterly destroyed all the idols in its high places everywhere na masusumpungan niya. Itinayo niya ang altar ng Panginoon kauna-unahan sa kanyang buhay at pangalawa sa buhay ng kanyang mga tao. Ang sabi po dito niya, noong ihinimok na niya, inaya niya na ang mga tao ay magdala na ng kanilang mga kusang handog at mga tithes nila sa Panginoon para ipagpatuloy, i-maintain ang spiritual nurturing ng kanyang bayan. Ang sabi niya, moreover, he commanded the people who dwelt in Jerusalem to contribute support for the priests and the Levites, that they might devote themselves to the teaching of the law of the Lord. As soon as the command was circulated, the children of Israel brought in abundance the first fruits of grain and wine and oil and honey and all the produce of the field. And they brought in abundantly the tithe of everything. That is their liberality. And the children of Israel and Judah who dwelt in the city of Judah, the tithes of oxen, maybe including the offerings, and sheep, also the tithes of holy things which were consecrated to the Lord their God. And they laid in heaps. Imagine mga kapatid, sa sobrang dami, buntun-buntun na sa kalye ang lahat ng kasaganaan dulot ng kanilang spiritual revival. They were nurtured in faith. They were motivated by love. All of them because of the leaders who first consecrate themselves to the Lord. Alam nyo mga kapatid, ito pong chapter na ito, particularly chapter 31 of 1 Chronicles. Kung inyong babasahin
ang ating general working policy. Nakalagay doon ang foundation, biblical foundations and biblical principles ng central storehouse. Doon nakalagay ang ating paniniwala na ang central storehouse ay ang local missions and local conferences. Itinalaga ng ating church, Seventh-day Adventist Church, because of the study of 1 Chronicles chapter 31, na inirestore yung pong pagkoconstruct ng central storehouse, iniutos ni King Hezekiah na anong ginagawa niyo, bakit nakakalat dito ang abundance ng mga tithes and offerings? Laid in heaps, bunton-bunton, hindi maganda. Inutusan niya, inatasan niya ang mga high priest, i-restore ninyo, i-construct ninyo ang central storehouse, yung treasury, God's treasury, at doon nyo ilagay yan para maging maayos na yun ay mababasa natin sa Malakas 3G's na na-identify natin maliwanag, hindi na natin i-inventuhin pa, hindi na tayo mag-iisip pa, maguhula pa kung alin ang storehouse. Bring ye all the tithes into the storehouse. They all knew the storehouse. Alam nila sa Malakas 3G's. At alam din natin ngayon na ang central storehouse ay ang local missions and conferences. Doon lahat nila dinala para i-distribute ng tama, in order, in balance, sa lahat ng dapat tumanggap ng tithes at ma-distribute sa purpose ang mga offerings. So, the administration was already there. This happens because of the spiritual revival and reformations first happened in the leaders and in the people of God. So the reflections would be abundant tithes and offerings could happen when first the leaders' heart are first committed to spiritual revival. Second, the people submits to spiritual leaders. Tandaan po natin yan. Yung abundant tithes and offerings ay nangyayari lamang, una, kapag yung mismong leaders, ang kanilang puso ay committed sa spiritual revival. Second, kung ang mga members ay spiritually inspired to submit to their spiritual leaders. Because tithes and offerings in abundance is spiritual giving in nature. Spiritual givers give abundant tithes and offerings because tithes and offerings are spiritual gifts in response to God whom we worship. So spiritual revival and reformation must first happen in our leaders and in our church. Number two, abundant tithes and offerings is the inevitable result of restored intimacy with God. Number three, let us concentrate on revival and reformation, humbly asking the latter rain, the Holy Spirit, because it is the effective working of the Holy Spirit alone, transformation will happen to us individually and to our church corporately. And then abundant tithes and offerings will be possibly follow for mission. So abundant tithes and offerings for mission is just a result of spiritually revived people. Kaya ang sabi ni Sister White, the churches who are most systematic and liberal in sustaining the cause of God are the most prosperous spiritually. It was confirmed by the study led by Robert McIver ng Avondale University. Noong 2016 ay lumabas po itong tithing practices na itinas po ng General Conference ang grupo ni McIver para i-research ang mga giving factors, spiritual giving ng mga kapatid sa iba't ibang bansa.
Kumuha sila ng mga samples sa different continents o teritory ng ating general conference from different parts of the world na may Seventh-day Adventists. And the study found out that people who pray regularly, study the Bible and their Sabbath school lesson daily, and attend church services are more likely to tithe faithfully, including also the offerings, abundance. From the same perspective, the certainty that the particular teachings of one's faith are true, a strong sense of mission, yung TMI, total member involvement, and the practice of giving as a spiritual discipline are strong predictors of liberality. Ano nga po yung liberality? Giving freely and abundantly. The association between spirituality and liberality is undeniable. So with this, mga kapatid, with the quotation of Sister Wright, those who are the most systematic and liberal in sustaining the cause of God are the most prosperous spiritually, ay masasabi nating liberality determines the level of spirituality. Ang mababang espiritualidad ay nagbibigay ng mababang mga handog at hindi tapat na mga tithes. Pataasin natin ang personal nating relasyon sa Panginoon. Mag-devote tayo ng maraming panahon. Maaga pa lang, itong ginagawa natin, it contributes to liberality because it is spiritual in nature. So let us remember, mga kapatid, to end, the liberality index assumption, again, we build up in the Bible offerings. In the Bible, offerings are given gladly, freely, and abundantly. Nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it's given with faith, love, and gratitude. Again, good morning and happy God first morning. God bless you all. Tomorrow, we will continue to find out more biblical examples of liberality index assumptions. See you again tomorrow, and God bless you. Amen. 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 Thank you, Pastor Jerry. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Lord, amen. Amen and amen. Thank you very much. Amen. Thank you for the message, Pastor. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak na kakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. Kristo ang ating gawing Panginoon, gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon, ikapot, handog, talento at bunon. Mission sa gawain ng gawain ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. Pag-aaralin
ng pagluwalhati. Let us pray. This morning, Heavenly Father, we would like to praise and glorify your name once again for your goodness to us, for always blessing us, for guiding and helping us to always remain in you. Especially, Lord, for this morning, as we join together to listen and learn from the scripture on how can we become more faithful to you in giving our offerings, and faithful steward as a whole. Lord, sometimes we are selfish, we are weak, but with your help and with the inspiration of the Holy Spirit, we can become selfless and we can become strong again. And we can become like King David as he built your temple, like King Hezekiah as he led your people to you. That's why I pray this morning for each one of us. Ignite us as we serve you, as we lead other people to you, so that your work in this world will be finished the soonest. May we always experience your abundant blessings in our everyday life. May we always feel the love of your Son, Jesus Christ. And may the Holy Spirit lead us as we wait for your soon coming. For I ask all of this in Jesus' name. Amen. 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 Okay, Pastor Jimwell. Hipolito, paki... Yes, Pastor. Sige. Yung pagpasalamat mo at saka idagdag mo rin yung anong mga lugar na kabahagi ng Mountain Province Mission. Wala, Pastor. May na-internet ni Pastor. Ay na, yung... Patayin mo na kaya yung, ano mo, friend, yung picture, yung camera, para malakas ka. Andali. Ayan, sige. Ayan. Subukan mo. You try. Thank you, Pastor Jerry, for that wonderful message that you have shared to us. It really inspires us as leaders na dapat talaga na tayo ang manguna. Mahirap na ating i-share, i-encourage ang ating mga kapatid kung hindi mo na tayo ang manguna sa pagiging tapat sa ating pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng offering. Kailangan talaga natin yung mabago yung ating puso, and of course, mangyayari lang yan pag talagang tayo ay na-revive. Thank you din Pastor Mike for the opportunity. How we wish na every morning ay kasama namin kayo. kasama niyo din kami. Yes, the Lord. Thank you, Sir Oliver, at saka Sir Ian for joining us this morning. Pasyal kayo ulit, Pastor Mike, dito sa Baguio. Lumalamig na. Pastor Jimmy, ano yung nasasakop ng Mountain Provinces? Anong mga lugar? At pagkatapos ay, nito si Pastor Baldera, pagbigyan din natin. Ang sakop ng Mountain Provinces Mission, Pastor, ay talagang Mountain Provinces. Yung mga bulubundoking parte ng anim na probinsya. So, the whole of Ifugao, the whole of Apayao, the whole of the whole province of Kalinga, Ifugao, Benguet, Apayao, then yung mountainous part ng
Abra at saka ng Ilocos. Yun. So yung mga patag na lugar ng Ilocos, ng Abra ay pag-aari yan, ay sakop yan ng Northern Luzon Mission. So bali anim pastor ang sakop ng aming mission. Okay, thank you Pastor Jimwell Ipolito at saka Sir Sir Budayaw Oliver, yung treasurer natin diyan, saka si Sir Carl, yung auditor. Salamat sa pag-host ngayon. Baka mayroon kayong mga relatives dito sa platform natin. So talagang nasiyahan kami nakita kayo diyan sa bandang Baguio City. So Pastor Baldira, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Pagkabanggit naman yung mga kasamahan, yung mga lugar na nasasakupan ng South Central Luzon Mission. Conference, Pastor. South Central. Conference. O, sa tanang mga eksyonan, diya sa Mindanao, Visayas, maayong buntag, sa mga kauturan natin, maayong aga. Actually, Pastor Mike, ako ay taga Romblon. So, alam ko rin magkaunting ilong. Pastor Jeff, salamat ng marami sa pagkakataong ito tayo nagpangita. Bagaman malayo, ay nagpangita tayo dito sa platform. Nais ko rin pasalamatan. Actually, Pastor Jerry, habang tinitingnan ko yung mga kasamahan ko sa South Central, na ngayong umaga ay nasa 231 tayo, 240 ang ating mga kasama. Tinitingnan ko yung mga kasama natin, Pastor Jerry, na sa South Central ay mayroong taga Quezon, taga Laguna, at Batangas. Amen. Oh, praise the Lord. Na rin yung taga Marinduque. So, tinitingnan ko rin yung Mindoro na part pa ng South Central noon ay nakikita ko si Pastor Eugene Soto. So, ang alam mo, Pastor Mike, Pastor Jerry, lahat ng group chat ng South Central ay pinadalhan ko ng link at nasabi ko, I encourage you, I invite you to attend this platform and hour of dawn na ito ay makapagbigay sa atin ng kaparaanan kung paano tayo makisangkot sa katapatang ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya siguro, bago matapos, Pastor Jerry, Pastor Michael, until Saturday, akin ring mahikayat ang administration ng South Central to attend para makita nila at this coming Sabbath, ito yung aming every first Sabbath meron kaming stewardship visitation sa isang distrito na kahit yung pinakasulok na church, pinakamaliit, ay pinupuntahan ng administrator o director to have this campaign and rally for COP and even faithfulness to the Lord sa ating sinasabing ang tapat na katiwala ay daluyan ng pagpapala. So again, Pastor Mike, Pastor Jerry, sa lahat ng mga directors ng buong Pilipinas and even outside the country, nais kong purihin ang Diyos sapagkat isa itong pagkakataon na tayo'y hinihimok, tinuturuan, nais ng Diyos ng bawat isa ma-impluensyahan ng katapatan bago matapos ang sanlibutan. Good morning and God bless. Amen. Thank you, Pastor. Pero banggitin mo muna yung mga lugar na nagsasakop ng South Central Luzon. Actually, Pastor Mike, ang sakop ng South Central Luzon Conference ay ang Batangas Province, ang Laguna, Quezon at Marinduque nung hindi pa nahiwalay ang Mindoro kasama ang Mindoro. So, sa kasalukuyan, apat na probinsya na lang yung Batangas, Laguna, Quezon at Marinduque, Pastor Mike. Okay, maraming salamat, Pastor. Joshua, bukas si Pastor Arnold naman ang magkasama natin, yung siya naman mag-host ng an hour at noon natin. So, salamat talaga sa lahat na kasama natin dito sa ating platform from Mindanao, Visayas, Luzon at saka sa labas ng bansa. Ibigay natin ang pagkakataon kay Sir Adrian nung nangyari sa chat room natin. Okay, maraming salamat po Pastor Michael. Maraming salamat po sa ating sa napakinggan nating mensahe galing kay Pastor Jerry Estabillo. Maraming salamat sa ating mga kapatid na nagpaabot ng kanilang mensahe dito po sa ating chat room. Unahin ko po dito, galing po kay Kuya Federito. Ang sabi niya po, nothing done of our best is disobedience. Kung hindi natin gawin ang pinakamabuting bagay sa ating buhay ay pagsuway. Ang COP ay maghahatid sa atin ng kagandahang loob laban sa pagkamasarili. Pagpalain tayo sa mensahe ni Pastor Jerry Estabillo about stewardship emphasis ngayong linggo.
TMI ang spiritual highness. God bless. Okay, thank you so much, Kuya Federico, Kuya Jun. Maraming salamat sa iyong mensahe. Magandang umaga po dyan sa inyo. Amen. To God be the glory. Good morning, everyone. From Southern Mindanao Mission, Toby Wan, from General Santos City. From NPUC, MPM. Ano ba itong MPM? Mountain Province Mission. Sir Oliver Budayaw, sabi niya po, praise God. Amen, Pastor Jerry. Thank you for sharing this powerful message from God. Okay? Thank you so much. MPM, Sir Oliver Budayaw. From NOCCOP. Sa man eh, NOCCOP, I will go. Ma'am Lourdes Gubana. Good morning, Ma'am Lourdes. Sabi niya po, ang Bible story na ito ni Pastor Jerry ang antidote para sa mga anti-COP. Sana magbasa sila ng Holy Bible at mga writings ni Ellen G. White. Sana mag-join sila sa an hour at dun. Sigurado, hindi na sila mag-anti-COP for sure. Amen. Okay, dagang salamat. Maraming salamat po, Ma'am Lourdes Gumana of Negros Occidental Conference. From Sir, ano ito, Gerson. Pastor Gerson Kasipli, sabi niya po, super confused talaga na mensahe ngayon. All we can say is praise the Lord. Okay, thank you so much. From another, from General Santos City, SMM, teacher ito kasi may nakamarka na education, Amelia Espictato. Espictato. Happy morning, Kasiopians. Amen. Praise the Lord. Okay, thank you so much. From Davao Mission, Ma'am Cecilia Panal Canete, sabi niya, glory and honor be unto God for His wonderful message through Pastor Jerry. Okay, thank you so much. Magandang umaga po dyan sa inyo. Amen, praise the Lord sa mensahe. Okay, sino ba to? 0, 2 minutes, walang nakalagay na mission. Happy morning, Kasiopians. Praise God sa mensahe. God bless us all. Okay, thank you so much. Sa mga nagpaabot ng mensahe, maraming salamat talaga mga kapatid. Okay, ito pa, sabi niya dito, happy God first morning. Thank you for the very powerful message from God. Thank you, Pastor. Okay, from Pastor Lorgen Corambao. Okay, happy morning Kasiopians. Praise God sa mensahe. God bless us all. Okay, thank you so much. From NOC. Another from... Na pastor na si saan ito? ECM. Adrian. Sa na pastor. Doon sa na Pastor Mike, dili din pastor na si Lord Jen. Sorry asawa kayo. Okay, ECM. Alam. Asawa ni Pastor. Okay, asawa pala. Okay, sorry talaga, parang akala ko si siguro nandiyan din si Pastor. Okay. Ma'am Nilita of Southern ano ito? South Caraga o Southern Caraga Mindanao Mission. Leaders' hearts should be committed in liberality. Then people follow. TMI is needed. God bless us. We continue working for God's sake. Okay, thank you so much, TMI. Total member involvement. No? So thank you so much po. SLM. Ano ba itong SLM? Pastor Rini Hogo. Saan ba ito, Pastor Mike? SLM? Amen, Pastor Jerry. Good morning. Praise and honor. Southern Luzon Mission, maybe. Okay, thank you. Dito na sa mo, Andrea. Okay. Thank you. Okay, sabi niya po ni Pastor Rini Hogon. Sabi niya, amen, Pastor Jerry. Good morning. Praise and honor to our God for giving nice message from SLM. Okay, thank you so much, Pastor Rini. Dapat na-revive at na-concentrated ang hearts ng mga leaders natin para supermodel sila ng COP 10% and more para sa mga members ng mga local churches. Okay, thank you so much, Ma'am Lourdes Gumada of Negros Occidental Conference. Good morning sa lahat. I am so glad, my friend, from Bicol. She is Edith Tugagaw is joining this Zoom. I met her in MVC last Sabasco Congress and invited her to join this an hour at dawn. She says she is so blessed. Okay, thank you so much. Ano ito? Ricarte Cherry of Davao Mission Buhangin. Okay, mayroon na siyang inimbita. Ang pangalan po ay Edith Tugagaw. Okay, from Bicol. Okay, so sabi niya, she's very blessed daw
she's attending in our an hour at dawn. Thank you so much for that. Okay, ako pala ang friend ni Edith Tugagaw, Cherry Ricarte of Davao Mission. Okay, thank you so much, ma'am, for inviting of our friends in Picon. Watching po dito sa California, USA. Taos piso po akong, taos puso sigurito, taos puso po akong nagpapasalamat. Taos piso kasi ito eh. Okay, taos puso po akong nagpapasalamat sa inspiring message this morning to God. Be the glory. Amen. Okay, Ma'am Evelyn, thank you so much of California. Okay, maraming salamat po. Okay, and the last message from Sir Mandy. Sabi po ni Sir Mandy, kung naalala natin si Sir Mandy, good morning to all Ethiopians, hoping all stay COP. God bless you all pastors. Okay, thank you so much po sa ating mga kapatid na nagpaabot ng kilang mga mensahe dito po sa ating chatroom. Pastor Jerry, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na iyong hinahanda. Alam mo, para sa akin, inisip ko, it's not easy to prepare your presentations with matching pictures and with matching and everything for the research with it. So thank you so much talaga, Pastor Jerry. You are so blessed. And we are so blessed also with your message. Thank you so much sa ating mga kapatid dyan sa NPUC, sa lahat ng mga kapatiran natin na palagi nagsubaybay sa ating An Hour of the Season 2. Dito lamang talaga natin makikinig sa Stewardship Department. Mga kapatid, ako ang masasabi, 10% more we will go. Jesus is coming, get involved, experience with us. Good morning. Amen. Good morning. Thank you, sir. Good kita.
Amen. Good morning. God bless. Okay. Before kamusta countdown, good morning mga COPians and thank you Pastor Jerick sa message. Wow. Thank you. Good morning. Bye. 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 Bye.